natagpuan ni Rose ang isang maliit na peteng sa tiyan ng kakaibang nilalang. Ngunit ang kakaiba ay ang peteng ay may 8 galame na parang pugita. Nagpa siya si Rose na magdala ng mga peteng upang alagaan. 5 taong nakalipas, ang peteng ay naging isang pang-adultong isda. 2 tao ang madalas na nakatayo sa tabi ng bangko upang maghagis ng pagkain. Dahil sa pagkilos na ito, muntik nang mawala ng buhay si Rose. Mabuti na lang at nagbuhos ng alak sa tubig ang mabilis na tiyuhin. Nagligtas lang ng 2 tao sa isang buhay. Para matuto pa tungkol sa mga peteng, nag-online si Roy Zay para maghanap ng impormasyon. Ngayon lang niya nalaman na isa pala itong halimaw na kumakain ng tao. Dahil para maiwasan ito, nagtanim ng bomba ang FBI para sirain ang halimaw. Ang mga itlog ng mga halimaw ay naanod sa dagat sa Agos. Nahuli ng isang matandang mangingisda. Ang mangingisdang ito ay lolo ni Roy Zay. Ang peteng ay hindi lamang malakas ngunit matalino rin. Isang araw, may second bisita na gustong bumisita sa lawa ng peteng. Binigyan din siya ng isang bungkus ng pera. Walang sino man ang tumanggi sa pera. Kaya lang, dinala silang 2 ng tiyunin sa lawa ng peteng. Sa puntong ito ay hindi pa alam ng babae na paparating na ang panganib. Babad mo pa rin ang iyong mga paa sa tubig. Biglang lumutang ang isang galame sa pangalan nito mula sa tubig. Natakot ang babae sa eksenang nasa harapan niya. Nakita ito ng amo at agad na nagbuhos ng alak sa tubig ngunit huli na ang lahat. Tinusok ng galame ang mata ng babae. At ang aksidenteng ito ay kumalat din sa internet. Matapos panoorin ng doktor ang clip, sobrang curious siya sa isda. Ilang araw na ang nakalipas. Gumawa siya ng halimaw. Ito ay isang lumilipad na dinosaur. Ngunit habang ang lahat ay masayang nagdiriwa, pagkatapos ay sinamantala ni Max ang pagkakataon na kunin ang dinosaur bilang kanyang sarili. Lihim niyang binago ang programa. Kontrolin ang dinosaur na umatake sa laboratorio. Walang ibang paraan. Ang maaari lamang hilingin ng doktor kay Rich na sirain ang dinosaur. Patuloy ang pagbaril ng mga tao sa halimaw. Ngunit tila nilagyan ito ng isang patong ng baluti na bakal. Inyon sa mga baril, dumiretso ang halimaw sa harap ng lahat. Umaatake din sa kakampi. Ang mga tao ay hindi kalaban ng mga dinosaur. Ang eroplano ay nawasak ng halimaw at nahulog sa tubig. Patuloy itong kumukuha ng buhay ng mga tao. Sa huli, si Rich lang ang nakaligtas. Pagkatapos makita ang balita, si Doctor. Nagpa siya na gumamit ng mga peteng upang harapin ang mga dinosaur. Tatalo na ang halimaw na ito para salakayin ang lalaki. Ngunit unti-unti itong lumulubog sa tubig. Ang tiyuhin pala ay nagbuhos ng malaking halaga ng alak sa tubig. Pagkatapos, habang walang malay ang isda, nilagyan ni Rich ng chip ang katawan nito. Gusto nilang kontrolin ang peteng, gamitin ito para pigilan ang mga dinosaur. Sa ngayon ay may 2 taong nagsisisid sa dagat. Biglang may sumugod na halimaw, mabilis na naging pagkain nito ang 2. Sa sandaling ito, unti-unting lumalapit ang peteng sa kalaban. Gumagamit ito ng mga galame upang mahuli ang mga dinosaur. Ang mga dinosaur ay nagmamadaling tumakas. Ngunit mabilis na naabutan ng peteng. Nagsimulang maglaban ang 2 panig. Kapag ang dinosaur ay gustong lumipad palayo. Pagkatapos ang mga peteng ay gumagamit ng mga galame upang pigilan ito. Ang natitirang mga galame ay tumusok sa likod ng dinosaur. Agad namang tumalikod ang dinosaur at binigyan ng 2 sampal ang peteng bago ito lumipad. Ang laban na ito ay walang tiyak na paniniwala. Dito, nagmamadaling tinawag ni Rose ang mga rescue. Hayaan silang mabilis na ikalat ang mga turista mula sa dagat. Ngunit nang dumating ang mga tauhan upang hilingin na mahulog sila. Pagkatapos ang mga bisita ay hindi natatakot sa lahat, mas nasa sabi. Biglang lumitaw ang isang peteng at sinunggaban ang panauhin na ito. Ito ang katapusan ng pagkapanatiko. At lumilipad din ang mga dinosaur para umatake sa mga turista. Nagsimulang tumakas ang lahat. Sa oras na ito, isinakay ng lalaki ang kanyang asawa sa eroplano upang makatakas. Biglang lumipad ang dinosaur para sirain ang isa sa mga pakpak. Agad na bumaba ang eroplano. At ang mga peteng ay nagtatrabaho pa rin sa dalampasigan. Biglang lumipad ang dinosaur para simulan ang kanyang paghihiganti. Sinimulan ng 2 ang ikalawang digmaan. Lumapit pa lang ang dinosaur. Agad na ginamit ng peteng ang mga galame nito para hampasin ito. Ang mga dinosaur ay maaari lamang lumipad ng diretso sa kalangitan. Naghihintay ng pagkakataon para sa pangalawang pag-atake. Hindi inaasahang nahuli ng peteng. Itapon ito ng 10 metro ang layo. 3 pag-atake. Ginamit ng mga dinosaur ang kanilang mga binti upang nakawin ito sa langit. Ngunit ginagamit ng peteng ang mga galame nito para saktan ito ng paulit-ulit. Hindi nakayanan ng mga dinosaur ang sakit at kinailangan itong pakawalan ang peteng sa dagat. Ngunit sa panahon ng labanan, inalis ng mga dinosaur ang chip mula sa peteng. Lumingon ang peteng upang salakayin ng empleyado. Kahit ang mga rescuer ay hindi makakatakas sa kamatayan. Isang halimaw ang lumabas mula sa tubig. Tumamit ng mga galame para patumbahin ang malita ng lalaki. Hindi lamang siya tumakbo, ngunit nanatili siya upang mangolekta ng pera. At ang katapusan ng kasakiman na iyon. Sariling buhay ko ito, napalunok ng peteng ang lalaki sa isang iglap. Agad namang sumugod ang 3 staff na nakarinig ng tunog. Tumamit ng baril para barilin ang asno ng peteng.
Ngunit ang mga bala na ito ay parang gasgas na Katie para dito. Ginagamit nito ang mga galamay nito upang isa-isa itong ibaba. Pagkatapos lumangoy patungo sa malalim na dagat. Sa daan, maginhawang pumatay ng ilang tao. Matapos mag-imbestiga, natuklasan ng doktor na si Max ay isang traidor. Sinasamantala ni Max kapag hindi pinapansin ng mga tao. Kunin ang baril sa unan. Tapos mabilis na tumakbo palabas. Nagtago siya sa isang sulok ng kalsada. Simulan upang baguhin ang programa. Kontrolin ang dinosaur para umatake kay Rich. Sa sandaling ito, mayaman sa sobrang marksmanship. Bigyan mo ng roleplayer si Max. Makakataas lang ng kamay si Max bilang pagsuko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumipad ang dinosaur. Ganitong hinabol ang sasakyan na kontrolado ni Max. Walang choice ang lahat kundi umalis sa sasakyan at tumakbo. Ngunit sa kasamaang palad ay napatigil si Rich ng dinosaur. Habang naguguluhan, nagpasya siyang magtago sa banyo. And right now, andan din si Rose. Lumitaw ang mga kuko ng dinosaur sa kanyang harapan. Dahan-dahan itong lumapit kay Roy Zay. Ngunit sa pagkakataong ito, lumitaw ang Peyton. Ito pala ang nagligtas sa kanyang buhay. Nagsimula ang ikatlong dakilang digmaan. Nagpasya si Rose na hindi siya maaaring tumayo at manood. Kaya't magkasama sila ni Rich sa dagat para tulungan ang Peyton. Inihagis nila ang globo sa tubig upang akitin ang mga dinosaur na lumitaw. Maghanda upang bigyan ito ng isang nakamamatay na pagbaril. Sa sandaling ito, aksidenteng nahulog si Rose sa tubig. Nang makita na si Rose ay malapit nang maging pagkain ng dinosaur. Biglang sumulpot ang Peyton para protektahan ang dalaga. Nagsimula na namang mag-away ang dalawang halimaw. Sinamantala ni Rich ang pagkakataong ito para tunguhin ang dinosaur. Tumagos ang palaso sa dibdib nito. Pagkatapos ng 30 segundo, sumabog ang bombang nakamount sa arrow. Dalawang halimaw ang nawala ng buhay sa pagsabog. Patapos na ang pelikula.